Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, nandito na nga tayo sa hotel. Nakaligo na tayo at naging fresh na tayo, di ba? So bago tayo lumabas, gusto ko sana na i-tour muna kayo dito sa hotel ko kung saan ako nagstay. Nagstay ako dito sa Seminyak. Pero bago ko kayo i-tour dito sa hotel na pinagstayan ko, siguro bigyan ko kayo ng tips on where to stay in Bali. Actually guys, ang Bali kasi is meron siyang different areas. Siguro magpapakita ko ng mapa na lang somewhere here para mas ma-visualize nyo. May iba't ibang areas kasi ang Bali. At depende kung ano yung gusto mong gawin dito ng mga activities, I suggest na dun ka magstay sa malapit dun. So, ang sa pagkakaalam ko, merong 4 na major areas dito sa Bali. Ubud, Seminyak or Kuta, medyo magkatabi na rin kasi yun eh. Seminyak and Kuta, Canggu, and then Uluwatu. Ayan. Papakita ko na yung mapa kung paano nyo makikita. Sige, mag-start tayo sa pinakamalapit sa airport. Ang pinakamalapit sa airport guys, Kuta. And after nun, Seminyak. Seminyak ay kung saan ako nag-stay dito. Ang Kuta guys, more on mga luxury hotels. Nag-stay kami dun dati ng mga friends ko. Like, sobrang luxurious ng mga hotels. Tapos mura lang siya. As in, like, for example, yung 3,000 pesos mo dito, like, 5-star hotel quality na yun, or yung mga 4,000 pesos mo, grabe, ang ganda lang mga pools doon. Sa Kuta, magaganda yung mga hotels doon. Then may beach din. Ang katabi niya, Seminyak, kung saan ako nagstay ngayon. Ang Seminyak, guys, more on, dito maraming ganap. Alam mo yun, maraming mga Instagrammable na cafes, maraming mga restaurants na sikat. Tapos dito rin yung may mga beach clubs, Potato Head, and then may mga beach clubs pa dyan. And then may beach din dito. Pero yung beach dito guys, more on black sand. Parang La Union yung sand niya. And then dito rin yung may mga bars. Basta dito kahit saan ka maglakad-lakad lang. Marami kang mga makikitang kainan na parang ang sasarap. So ayan, dito talaga sa Seminyak parang more on, sa pagkaka-observe ko, more on mga bata yung nababakasyon dito. Kasi kanina naglakad-lakad ako. Tapos yung mga nakasasalubong ko, parang mga Australian na mga bagets. Alam niyo yung mga nakahubad. Kasi nga dito yung maraming mga parties. Tapos dito rin yung maraming mga restaurants. So, mostly ang target market dito ng Seminyak is mostly is mga bagets. Or mga, not necessarily bagets. Kasya pa naman tayo. Kasya pa naman yung edad natin. So, ayan, dito yan. So dito ako nagstay kasi hindi kami nagstay dito before, tapos gusto ko lang ma-experience yung life or yung mga ganaps dito sa Seminyak. And then the next one guys is Ubud. Ubud naman is parang nasa north, medyo northern sa side siya ng Bali. Doon naman wala masyadong beach sa Ubud guys, pero doon kayo makakita ng mga villas, no, magagandang mga villas. Alam niyo yung mga magagandang villas na makikita niyo sa Bali, tapos may mga floating breakfast, mga ganyan, tapos mga rice fields, makikita niyo yung mga parang rice terraces. Sobrang gagandang mga villas, tapos affordable din sa Ubud guys, actually mura din doon. And then doon niya rin yung sikat na Bali swing, kung gusto niyo yung mag-Instagram kayo na parang nagsuswing sa Bali, ganyan. And then mga nest, mga overlooking na nest, mga temples. Parang sa Ubud doon mo makikita yung culture ng Bali. Marami itong mga temples, maraming feeling ko medyo mas probinsya or mas tahimik na lugar ang Ubud. Although, sa mismong center, sa Ubud market, medyo magulo din or marami ring tao. So basically, if gusto nyo ng parang relaxation, tahimik, gusto nyo mag-meditate, mag-yoga, ganyan, nasa Ubud yan yung mga ganyan, or gusto nyo lang ma-refresh. Feeling ko ang target market niya more on family or mag-jowa, ayan, pwede mga mag-jowa tapos mag-honeymoon kayo sa mga villas, ang sarap nun. Thank God. Sa mga gandang swimming pool yan. Ubud yan. The next one is Canggu. Canggu naman guys is the digital nomad area dito sa Bali. So, dun kasi maraming mga co-working spaces. Kung balak mo na tumagal sa Bali, like for example, magstay ka ng 1 month sa Bali, Canggu is the place to be. Kasi dun talaga maraming co-working spaces. Dun to na ninirahan talaga yung mga expats. Kasi doon nga parang may stable na internet. Although may mga internet din naman dito sa Seminyak, sa Ubud. Pero doon talaga yung mas malakas yung signal ng internet. And mas maraming ang co-working spaces kung gusto mo lang magtrabaho. And then doon yung maraming mga fitness centers. Kasi nga ang mga nagstay doon, mga expats from different countries.
So yun. So kung gusto mo siguro makaharap ng jowa, charing, dun ka sa ano, Canggu, kasi feeling ko mas professional yung mga nandun, or mas longer sila nagstay sa Bali. So kung gusto mo nang makahanap ng mga friends na parang mas long lasting or longer kayo magka-friends, feeling ko Canggu is the place for you. Doon din ako magstay in sa last 2 nights ko, kasi hindi pa ako nakapag-stay doon, gusto ko lang din matry. And doon daw maraming mga expats eh. So baka doon tayo makahanap ng jowa. Charing lang. Tapos ang last is Uluwatu. Uluwatu guys, is yun yung mga magagandang white sand beaches dito sa Bali. Kasi dito kasi sa may Seminyak and Kuta, more on brown or black yung sand. Doon sa Uluwatu, more on mga white sand beaches, mga social na beach clubs. Doon yung makikiting The Edge, yung parang sikat sa Instagram. Tapos marami pang mga ganong beach clubs doon. So marami din parties doon, tapos by the beach, parang ganun. So kung gusto nyo ng medyo beach na magaganda, or medyo Siargao vibe, ayan, I think Uluwatu is the place to be. So depende again kung saan kayo magstay, pwede kayo magpalipat-lipat kung ano yung mga activities nyo. For example, day 1, kung marami kayong activities na parang mga Bali swing and mga monkey forest, mga ganyan, mag-ubod kayo kasi dun yun sa may ubod area. Tapos kung yung day 2 nyo more sa mga beach clubs, mag-visit ng mga ano, dito naman kayo sa may Seminyak or sa Canggu. Yeah. So yun yung mga tips na gusto ko lang maibigay sa inyo kung where to stay in Bali. Kasi marami kasing option dito eh. I cannot give you like an exact hotel na stay kayo dito kasi ang daming magagandang options. Actually, itong sa akin, 1,500 per night. Kamaniya, Pitetingit, Seminyak. Hindi nga siya like super ganda pa ha. May marami pang mas magaganda. Pero sobrang, ang ganda kasi ng location dito. Paglabas mo, marami ka ng coffee shops, mga ganda. So, ito yung pinili ko. So, yeah, this is my room. 1,500, good for 2. Upper night yun ha. So, pagpasok mo sa left, dito agad yung aking bathroom. Yes, so makikita mo dyan yung... Hello po! Ayan, meron tayong malaking mirror dyan. And then, dyan naman may mga libre ng mga toiletries and all. Ito yung shower area. And then, dito yung poops area. Di ba? Pretty decent. And then, ayan, dito lang ko nilalagay yung mga kalat ko. Dyan ako nag-charge ng battery ng camera ko. And then, may other mirror na naman tayo dito. Hello po! Tapos, ito na yung aking bed. Ang gulo na naman ng bed ko. Sorry, humiga na kasi ako, guys. So, yan. Good for to siya, pero since mag-isa lang ako, maganda yung space. Then, may TV. May TV din ako dito. Then, dito may mga free na water and coffee ba yan? Yeah, bukas, magagamit natin yan. Kakapit tayo. And then, yan. May view tayo ng malaking... Meron tayong malaking mirror na nakikita. Hala! May temples pala. Alam, may temple pala. Ngayon ko lang din nakita, guys. Ayun, may temple doon. Di ba? Ang ganda. Tapos may swimming pool pala dito. Di ko lang kung makikita niya. Pero ito, may view ako ng swimming pool. Tapos kung makikita niya dyan. Alam, meron si daddy. Yun si daddy. May nagsuswimming doon na parang daddy-daddy. Tapos meron tayo doon mga... Ito yung pool. Na-distract naman ako. Ayan. So yan. Kanina maraming mga afam na nagsuswim dyan. Pero nahihiya akong ibuksan to kasi baka isipin nila, binubusuhan ko sila. So nakasara lang yan kanina. Pero ang ganda pala kasi nandito kasi may pool area. Ayan. So makikita mo yung mga nagsuswim dyan. Mga, parang usually mga afam, wala nga ako masyadong nakikita ng Asian pa ngayon today. Nasaan ba kayo Asian? Like, bumawi tayo. Kailangan ko lang kasama dito. Tapos, ayun na, meron na tayong, meron naman din tayong mga, ayan, may vault. Ito yung cabinet. Ay, may free pala na chinelas. Lampshade. Ayan. Kasi ito na-shocked ako. Akala ko cabinet to. Tapos pag-open ko dito. Girl, makikita pala kung sino nagpupupo dun sa CR. Bakit naman ganito? Diba? Bakit ganito yung design? For example, may nagpupupo dyan. Tapos pag-tripan kayo ng mga kasama mo, makikita ka niya. Wala pa naman lock to. Oh. Or baka may lock sa ano. Oh, so basically yan. That's it. Ito yung 1,500 per night. So, magstay ako dito ng 2 nights. Not bad, di ba? Kasi kung sa Philippines, yung 1,500 mo, guys, ano lang yun? Parang room na malasikip. Tapos, yung parang very basic lang. Pero dito lang, parang okay na, oh. Ganda ng view mo. Ganda ng CR mo. Ganda ng bed mo. So, pretty well. Tinatamad na nga ka lumabas, eh. Sabi ko, matulog na lang kaya ako dito. Pero na, hindi pwede kasi nandito tayo sa Bali.
And then, sige, explore pa nga natin yung mga... Di ko pa actually nakikita yung mga amenities dito sa hotel. Tara, baba tayo, explore natin. So, tour ko lang kayo sa hotel. So, yun yung daan. Ito yung front desk. Parang dilim na, ti. Tapos, ito yung parang waiting area. Ito ko kanina nag-wait. And then, ito yung elevator. Papunta sa room ko. Sa first floor ako. Tawag nila dito ground floor. Tapos may first floor. Ah, ito yung mga amenities nila sa ground floor. Kids corner, resto, meeting rooms, pool, gym, toilet. Ha? May gym dito? Spa, fifth floor. Sa mag-jowa, sana ang... Siguro, ito yung bar. And then they have like restaurant. Hello! Ala, cute pala yung swimming pool. Parang gusto ko mag-pool. Hi! Ayan, nasa yung mga afam pala dun, guys. Ayan pala. Cute din pala yung swimming pool, guys. Ito, may parang waiting area. And then, ito yung pool. Wala, parang gusto kong maligo, guys. Sa totoo lang. No, cute din pala yung swimming pool. Ayan. Parang gusto kong maligo dito. Tapos may parang mini pool dun. Yun sa kids yata. Check na natin. Ano bang meron dito? Let's have a quick look. Ayan, cute. There's a pool here. Hello, do you want to say hi? Yeah. Kasi yung room ko guys, somewhere. Ay, ito, kasi bukas yung bintana. Ito yung room ko. Nasa likod pala ako ng ano, parang hotel. Ayan guys, may gym din pala dito sa hotel. Ayan. Try kaya natin pumasok. Ay, naiya ako mag-gym tour kasi may nag-workout pero ayan dyan. Meron parang mga gym doon. Oh my god, okay din pala dito. Okay, actually hindi ko na-expect na may swimming pool dito tsaka gym. Hindi ko nakita sa Agoda. Akala ko nga parang room lang siya eh. Location lang talaga itinignan ko. Sabi ko ang ganda ng location nito. So kinuha ko. May mga gym pa pala guys tsaka pool, di ba? So, ayun, ang sarap. Pwede nyo siya makonsider pala kapag nasa Semenya kayo. 6.5 hours late. Yung guys, gagi, nakatulog ako guys. Sabi ko, magnanap lang ako mga 2 hours. Nag-alarm pa ako 8 PM, 8:15 PM, 8:30. Awa ng Diyos, wala akong nagising. Kahit sa tatlong alarm na yun, no? Ang hirap talaga pag nagkakaedad ka na, pag nagiging tito ka na. Parang masandal ka lang, makahiga ka lang, no? Parang ayaw magising, no? Tulog na tulog, ang big ng tulog ko. Buti nga kahit walang alarm nagising ako, it's already 10:06. Diyos ko Lord, muntik na masayang yung gabi natin. Kailangan natin pumarty as a tito. Tatry ko mag-night out guys, pero medyo tinatamad ako. Pero alam mo yun, for compliance purposes, for compliance. Parang gusto ko lang matry yung night out dito. Pumarty naman tayo. Sige na, kaya pa yan. Ihabol pa natin yan kahit tinatamad ako. Kakain lang ako kasi hindi pa kumakain. Medyo nagugutom na si tito, but... After natin kumain, magbibihis lang tayo and then we will pum 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 pum. So yun guys, since sinatamad ako, nag-order na lang ako sa parang Gojek nila. May grab food dito pero meron din silang Gojek. Trinay ko yung Gojek, tapos nag-try ako ng local food. Ito Babi Guling, parang lechon siya guys. Lechon sa lechon paksiw ba ito? I don't know kung anong luto to. And then ito, hindi ko nakalimutan ko yung tawag. Nakita ko lang sa picture parang ganyan siya mix. Sabi ko, try ko nga ito. Ang dami pala. Pero sige, laban na. Try natin kung anong lasa. Parang mga 400 pesos itong lahat. Mahal ba? Medyo mahal. Pero madami kasi ito. Good for sharing ito. Ay, mag-isa lang ako. Wala pa namang kutsara. Yan, parang balat ng lechon ito. Tapos may lechon baboy. Gogi nga ha. Wala. Mahang ba? Gogi nga hang naman. Ang dami pa naman ito. Parang di ko makuubos masyado mga hang. Oo eh. Wala. Parang chicharon. Ayan, okay pa ako dyan. May naka-heart kasi dun sa Gojek, may naka-heart. Ibig sabihin parang favorite siya.
Pero masyadong manghang, hindi ko kaya. Ano ba yun? Tugulay. Hindi ko masyadong feel. Masyadong manghang. May ba manghang sa Indonesian? Ay, may ba ang Indonesian sa manghang? It's a no for me. Masyadong manghang. Lord, ayoko na ito. Ayoko magsayang ng pagkain, pero di ko talaga kaya, guys. Ibang level yung anghang niya. Parang hanggang, parang yung nung spicy nun. Ay, Diyos ko, di ko talaga kaya. Parang hanggang ngayon, guys, yung labi ko parang... Ang eh, paano nila nakakain to, guys? Hindi ko talaga kaya. I mean, hindi ako mahilig sa manghang, pero kaya ko naman yung tolerable na anghang. Pero, hindi talaga. Hindi talaga tolerable yung... Sabi ng tour guide, masarap daw to. Paano naging masarap sa kanila yung ganito kaanghang? Ay! Hindi ko talaga kaya. Sorry guys, itatapon ko. So, gusto nyo ako ng grasya, pero... hindi ko talaga kaya. I can't. Kailangan akong bumili ng matamis or what. Hindi talaga nawawala yung anghang. Thank you sa mga mini mart pala nila o may mga ATM din. So pag nawalan kayo ng pera, pwede mag-withdraw kayo dito. Pero maximum is 50,000. Maximum ba yun? May nakasulat na 50,000 dito. So baka yun yung maximum. Ah, I think minimum. Sorry. Yan pala yung minimum. So yun guys. Nag-amoy yosi lang ako dun sa party-party. Tsaka parang mga bagets yung tao. Parang feeling ko, tanda-tanda ko na. Tapos may mga afam ganun. Parang nasa sofa kita. Sofa kita. Kasi siksikan, tapos may mga nag-yosi pa na. Uubo lang ako. So bumalik na lang ulit ako dito sa... Tapos bumili ako ng Coke Zero. And then itong parang matcha na ice cream. And then isa pang ice cream. Puro ice cream. Tapos nagulat ako kasi 14,000 rupiah lang to lahat, tong tatlo. Pag i-convert mo siya, 50 pesos lang. Parang ang mura. Magkano ba yung Coke Zero sa Pilipinas? No, 30? 40? Eh, may dalawa pa akong ice cream eh. Parang ang mura, 50 pesos lang. Pero ganun talaga siya pa. Sa mini mart ako bumili. So ito guys, yung Haku Matcha Monaka. Nagugutom na ako. Mamaya na nga ako magliligo. Ang haggard. Pagpasensya nyo na guys. Ito yung tsura nyo. Para siyang yung ice cream cone, itong nasa labas, tapos merong matcha ice cream. Okay, masarap. Ang pera niya. Pero parang gusto kong tanggalin yung cone. Gusto ko ice cream lang. Ayan siya. Ang sarap! Ang sarap na ice cream! Love it! Parang mura talaga. Parang ang mura ng 50 pesos. Ang mura ng 50 pesos. Tatlo. Saka di ko na ako. Tuloy yung damit natin dahil wala ako masyadong damit. Bumili din pala ako ng potato crisps kanina sa mini mart. Kung puro ako kain dito. Sarap din ito. Hindi ko alam kung meron tayo sa Philippines ganito. Meron din yata yan. Mami. Mami potato crisps. Or dito lang ito sa Indonesia. Hindi ko alam. Puro tayo kain. Matutulog na ako guys kasi bukas meron akong gustong puntahan. Sa Uluwatu naman yung gusto kong puntahan bukas, parang yung The Edge, kasi mga temples.
Marami pa akong gustong puntahan dito sa Seminyak, pero Uluwatan muna tayo bukas, guys. Kasi medyo malayo yun. Hindi ko alam kung magre-rent ako ng car. Baka mahal kasi kung magre-rent ako ng car or magbubuka ako ng Grab. Hindi pa ako nakapag-research. Talaga mag-research bago matulog kung anong sasakyan natin bukas. Nagpa-reserve na ako sa The Edge. Parang bukas. So, yeah. Update ko na lang kayo. Sabi kumain. Puro ako kain dito. Sulod. Ito yung ice cream na isa. Pinakita ko sa inyo kanina. Oo. Nasa wala akong kutsara. O nga. Ay, meron na kami. Ay, taray. Meron tayong kutsara dito sa hotel. Ito. Limitin na lang natin. Masyadong matamis. Para pambata yung lasa, guys. Mas gusto ko yung matcha. Ito masyadong matamis, guys. Masarap naman pero parang pambata yung lasa. Parang cotton candy. Ay, may mga jelly. Parang may mga nata di Coco. Ay, ang cute. Jelly ba yun ang pinya? Masaya yan guys, yung parang mga red. Nakikita nyo ba? Parang gulo. Ah, guys, ubusin ko lang to tapos pagpapahinga na ako para bukas may energy ulit tayo. No? Salamat sa pagsama sa akin today. And I'll see you again tomorrow. Good night!